So, ang ating i-analyze na story is the story of Shauntala. The story of Shauntala, ang writer na ito is si Kalidesa. Isa siyang writer na Indian noong 15th century. No? Siya ay inspired sa mga god ng Indian. No? Kaya niya naisipang isulat yung story of Shauntala. Yun, yung Shauntala story is more on drama kasi yun eh. So, Shauntala, si Shauntala ay isang magandang babae, no? Na anak ni Bharata. Isa siyang nymphs o mga diwata, ganun. Niniraan sa magandang lugar. Yun. So, sa anong story is nakalaroon niya si Dasyunta. No, si Dasyunta naman ay isang prinsipe. No? Nag-ibigan silang dalawa. Kaso nga lang, sinumpa sila ni Durvasta, no? Na makakalimutan daw ni Dasyunta si Shauntala, which is nagkatotoo na nga. Na bumalik si Dasyunta sa kaharian niya para ayusin yung kaharian niya, no? At nangako siya kay Shauntala na babalikan niya ito para maging prinsesa. Yung sumpa ay mapapaalis ng gamit ang isang singseng. So, yung umalis na nga si Dasyunta. Habang napunta naman, si Shauntala naman ay naniraan sa malayong lugar. Dahil doon, napunta si Shauntala sa isang ilog. At doon ay nawala niya ang isang singseng. Yung singseng na mapaklabag sa sumpa. No? Tapos yun, lumipas ang panahon ay nagkaroon na sila ng anak. Tapos noon ay nagkita ulit sila pero hindi nadala ni Shauntala yung singseng. Kaya hindi siya kung tala yung singseng kaya hindi siya matandaan ni Shauntala. Yun. So later on, nakuha niya rin naman yung singseng. May nakahuli sa isda at yun nahuli niya. Nakuha, balik sa kanya yung singseng. So, itong story na to ay napakaganda, no? More on drama kasi siya. Nung pinakinggan nga ko nga ito na nire-report ng classmate ko, sobrang na-inspire ako sa ganda ng story niya. Sobrang kompleto. Yung setting, maganda. Yung characters and the way na yung story. Okay? The way na pagkakasunod-sunod at yung pagkahimay-himay ng story is napakaganda. So itong story na to ay gumamit ng feminism, no? Which is sa babae, no? Sa karapatan or equality ng mga babae. Thank you.